So, tingnan nyo guys kung anong lalabas. Yun. Mayroon siyang diban. Yun o. Saka kulay blue na siya guys. Okay na. So, i-assemble lang muna natin to. Hello guys, meron tayong aayusin na isang diban na 32 inches. So, hindi ko pa ito na-testingan. So, dinala dito. Hindi man lang sinabi kung anong problema. So, subukan natin guys kung anong problema nito. Isaksak natin. So, meron naman siyang power. So, subukan natin i-on. So, yan. Naka-blue light na siya. So, tingnan natin yung screen. So, yan pala yung problema niya guys, oh. Nag-blue-blue lang yung kanyang screen. Merong itim sa gilid. Yan, oh. Yun. Half screen yung kanyang ano, pero ganyan yung problema niya guys. Meron talaga siyang problema, yan, oh. So, yan yung problema niya. Merong maitim sa taas. So, may problema talaga yung kanyang ano, LCD. So, buksan natin to guys para malaman natin kung anong problema nito. Para ma-check natin yung voltahe nito. Meron siyang ano, bagus din sa tunga at maitim sa taas. So, buksan natin. So, ang model pala nito guys, yan o, 28DL420, yan kanyang model. So, nabuksan ko na guys, inayos na pala to guys. Oh. Meron na nakatip na yung speaker, ito. Kung naayos na pala to. So, tanggalin ko muna yung mga speaker nito. So, hanapin natin yung ano dito guys. Yung BGL. Tingnan natin kung may mga boltahe yung lalabas. Kung may problema ba yung mga boltahe. Tingnan natin yung ano dito, yung sa dulo kung may mga pangalan na ano dito. Mga BGL wala. Mga CKB wala pala. Ang nakalagay lang dito yung mga resistor. Mga pangalan, mga kapasitor. So, kadalasan dito sa may dulo yung mga ano, BGL. Sa ganitong mga trouble, mahirapan tayo pag walang ano, pag hindi tayo naka-check, mag-checking voltage. Minsan may mga pangalan dito, merong nakalagay na ano, CKB1, CKB2, at saka BGH, BGL. So hanapin lang natin yung ano dito, yung BGH at saka BGL. Kung meron ba nakalagay sa kabila, meron wala rin mga nakalagay, mga dot lang yung meron na merong ano dito LOP, L1P, L2P, LCP. So meron siyang BCOM, DBDD,
So tingnan natin dito sa may ano. Ano lang yung nakalagay dito, guys. So mag ano? Mag babaklasin natin maya yung ano, yung LCD, baka may problema dun sa may side cup. So nandito ang ano, yung doon yung dito pala yung ano, guys, BGH Bion STB B. So lilinisin lang natin to. Katapos i-check lang natin yung mga ano dito, resistor at saka mga kapasitor dito, baka may mga ano lang grounded. So mahirap talaga pag walang ano, mga pangalan ng mga BGH, BGL, pero meron naman STB, STBD, STBU, CPB, POL, saka TP, meron siyang BCOM, meron naman siyang ano, BDDN. So nandito ang BOFF, dito pala yung BGH gayo. Yan o, BGH. Yan. Yung BOF parang ano yan, BGL lang BOF. Meron naman siyang ano, BRFF, BCOM. Kadalasan na ano, maghang kadalasan sa signal to, guys. So, merong mga resistor ito kung pwede natin ihang yan. So binaklas ko na lang yung LCD, guys. So hindi ko lang napakita kung ilan ba yung voltahe ng ano, ng mga signal dito, o BGH o BGL ba. So dito pala sa may side cup may problema, guys. Naglagay na lang ako ng ano do ground kasi nag-checking voltage, hindi ko lang napakita sa video. So ang problema dito sa may signal, guys. Kaya yung picture parang ano, hindi normal yung picture, kaya nagka ganyan yung picture. So po yung gagamitin yung test rod para pangtusok diyan sa mga dat-dat na yan kung saan ba yung missing dito. Minsan sa signal yung yan yung ano, guys, ipapakita ko mamaya yung ano nito, yung guide sa ano kung saan ba yung mga BGH, BGL. Ang ano nito, guys, number sa side cop 865. Mamaya ko na lang ipakita. So okay naman yung signal sa top board, ang dito lang sa may ano side cop may problema. Kaya pag tinusok ko yung test rod ko dito sa may dot na to, merong lalabas na mga picture. So ibig sabihin may problema yung signal dito. So pandarin natin yung TV tapos tusukin natin yung dot dito. Yan. Haanda na yung picture pag lalabas ang picture pag tinusok natin yung rod. So isaksak muna natin tapos i-on yung ano TV para malaman natin kung signal ba talaga yung may problema. So
saksak natin. Saksak natin. Naka red light na 'yan. Tapos i-on natin sa ano. I-on natin yung light na 'yan pag may power na naka-blue. So i-kabit muna natin yung backlight. Ay, kabit muna natin yung sakit sa backlight. Yan. Tapos, i-on natin. Ano guys, maingay yung sound sa kapitbahay. So, hindi pa lumabas yung picture guys kasi yung kanina, pag-open natin, tagal lumabas yung blue. Pero may itim sa gilid at saka yung display wala. So may problema talaga sa signal. So yung supply dito sa may side cop, okay naman, yung gilid lang mayroong itim. Yung BGH at saka BGL, parehas lang yung supply, negative 7 at saka positive 7. Parehas lang yung signal dito sa may side cop. Ewan ko bakit parehas yung voltahe ng BGL at saka BGH, yan o. Tunusok ko yung guys, may lumabas na na blue. Yan. Maya-maya yan. Mawawala yan. Parang hindi normal yan, no? Hindi normal yung kanyang picture. Yan, no? Hindi normal. Tutusukin natin nag-iba-iba yung pag tinusok ko dyan sa dot, mag-iba yung forma ng blue na yan, no? Parang signal talaga yung may problema. So, yung tinusok ko na signal, guys, yan? CPB. CPB. Yan yung tinusok ko. Kasi lumabas siya. So, hanapin natin yung hanapin natin maya yung CPB. Para i-connect natin dito sa may side cop na CPB. Kasi yung tinusok ko, CPB yan, signal. Yan siguro ang dahilan kung bakit wala siyang connection dito. Baka may putol. Pag tinusok ko to, nag-iiba yung screen. So, subukan natin to kung ito ba yung dahilan kung bakit nawala yung display. Tusukin ko, mag-iba-iba yung kanyang screen. So, may ito yung guys. May nilagay na ako na dito, CPB sa may tapboard. Ang kinunin ko na yung magnetic wire. Yan o. Pero hindi ko pa yun sinubukan. Ito. Yung CPB. Try natin kung mag normal ba yung display. Kung mawala na ba yung itim sa gilid. Ito. Subukan natin to guys. Share ko lang sa inyo kung ano ang naging problema nito. Bakit hindi normal yung picture o na-missing ba yung CPB? So, try natin to. Kung mag-normal ba yung kanyang display nito. So, try natin to guys. Kasi marami na tayong inayos na ganito. Iba-iba yung mga sakit sa lid.
Yung iba, hindi natin magagawa kasi malaki na yung problema ng LCD. So, i-power natin to. Yan, naka-red blue na yan. So, tingnan nyo guys ha kung ano mangyayari sa picture. So, itusok ko to sa may CPB. Ito sa may DOT. So, merong wire dyan guys kasi nag chicken bolts ako kanina. Hindi ko lang napakita. Tanggalin ko maya yung wire na yan. So, itusok natin dyan sa may DOT. Kung ano mangyayari. Wala pa yung picture. Pero pag ikinunik ko dito sa may DOT, lalabas. Tingnan nyo guys. Yun. Yun no. Normal ang yung no display niya . Yung blue. Diba? Missing yung ang problema dito guys. Missing yung CPB. Yan . Nag-normal na yung picture. So kung tatanggalin ko, mag-iba yung screen. Tingnan nyo. Pag binalik ko to, siya. Mag-normal yung display. Pag ituso ko to. So, ang problema nito, baka may putol. So, ibalik natin. Tusok ko ito. Yan . Nag-normal na yung kanyang blue. Wala na tayong makikitang pag tinanggal ko, merong mga bagis-bagis. So, i-connect natin to guys. I-resolder natin yung magnetic wire dyan. Tapos, maglagay lang tayo ng ng magnetic sa gilid. Maglagay tayo ng masking tape para hindi mag-ground. So, patayin muna natin. Maglagay lang ako ng tape dito sa gilid. So, yan yung guide guys. Nakalagay ako ng dyan. Missing yung CPB. Yan yung guide niya para matingnan. Sa Google ko yan na research. So, yan na guys. Nilagyan ko ng tape dito. Papunta dito. So, ito yung magnetic. Ito yung magnetic. So, yan. Para hindi mag-grounded yung magnetic wire. Ito. So, ito na guys. Tapos ko na nasara. Nabalik ko yung mga casing. So, subukan natin kung okay na to. Kalagay na yung signal guys. Okay, try natin isaksak. Kung buo na ba yung picture. So, nag-power na yan. Yun natin. Yun, nag-blue na. So, tingnan natin ang picture. Yun! So, ganda guys. Yun! Malinaw yung kanyang picture. So, yun lang ang problema niya guys. Yung kanyang CPB na signal na wala, kaya walang display yung screen at saka merong nagbagis tapos nagpiplikir. So ngayon na-connect na natin yung CPB. Ganda na yung kanyang reception. So maliwanag guys. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click yung ating notification bell para sa mga bagong video natin. Update kayo palagi.
So subukan ko muna to guys, pandarin ko mga isang oras. So ang ganda talaga yung kanyang reception. So hanggang dito na lang ating video guys, and thanks for watching. Thank you.